What's up? Kamusta mga bok? This is Bok Time. At welcome back para sa panibagong video. Ang banat ni TEOFIMO LOPEZ kina Ryan Garcia, Tank Davis at DEVIN HANEY. Pag-usapan natin yan mga bok. Pero bago ang lahat mga bok, don't forget to click that subscribe button at ang ating notification bell para maging updated kayo sa ating mga future uploads. So ang IBF, WBC, WBA, WBO undisputed lightweight champion nga na si TEOFIMO LOPEZ ay may banat para sa tatlong lightweight champion. Alam din naman natin mga bok na mainit talaga ngayon ang mga fighters sa lightweight division simula nung mga nakaraang buwan pa. Kaya naman direct to the point na sinabi ni TEOFIMO LOPEZ na goal niyang makalaban ng tatlong world lightweight champion ngayong taong 2021. Sinabi din ni Lopez sa tatlong fighter na sina WBC World Champion DEVIN HANEY, WBA Regular Champion Tank Davis at ang WBC Interim Champion na si Ryan Garcia na takot daw itong mga to sa kanya dahil puro shot-shot at masyadong overpriced ang presyo sa sarili. Kung gusto daw talaga nilang matuloy ang laban, huwag na nilang taasan ang presyo sa sarili at huwag nang pairali ng pera. Lahat naman daw silang tatlo ay isa lang daw ang sinasabi na sila ang the best at pinakamagaling sa lightweight division. Kaya sinabi ni Lopez na huwag nang puro sat-sat, babaan ang presyo sa sarili at para matuloy ng mas mabilis ang laban. Kailangan daw nila patunayan sa mga boxing fans na sila nga ang the best sa pamamagitan ng pagtuloy ng laban. Alam din naman natin mga bok na elite fighters din itong mga to. Nanalo nga si Davis nung nakaraang October 2020 via brutal knockout laban kay Leo Santa Cruz. Last December naman ay pinarusahan ni HANEY ang veteran na si Gamboa sa loob ng 12 rounds. At nitong nakaraang Saturday night lamang mga bok ay nagwagi naman si Ryan Garcia via knockout laban sa Olympic gold medalist na si Luke Campbell sa 7th round. Gayunpaman, kinongratulate pa din ni Lopez ang tatlo sa kanilang mga panalo. At kaya naman malinaw na malinaw kay Lopez na elite fighters ang tatlong ito sa lightweight division. Pero kailangan nilang patunayan iyon lalo pat sinasabi niya na siya ang kingpin, na siya lang ang hari sa lightweight division. So ayun na nga po ang boxing news natin for today mga bok. Ano man ang inyong opinion at reaksyon ay welcome na welcome po yan sa ating comment section. Maraming salamat din po sa inyong pagsuporta at walang sawang panonood sa atin. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe mga bok at laging tatandaan, basta bok time is sports time. Hanggang dito na lang muna mga bok. Paalam.